Yung mga tol, samahan nyo nga pala ako bumiyahe ngayong araw ng Lunes, 7:45 mga tol. Sabi kasi nila mahina daw ang biyahe kapag Lunes mga tol eh. So bali may first pick up tayo mga tol, 327 sa akin, pero kapag kasama yung top up eh 426 mga tol. So papunta siyang Taguig. So yun mga tol, punta na natin mga tol, unang biyahe, first trip. So ito na mga tol. Sabi kasi nila mahina daw ang biyahe ng Lunes. Hindi daw maganda. Kaya titingnan natin mga tol kung magkano nga tayo ngayong Lunes mga tol. Ang magandang biyahe kasi Sabado sa Linggo, sa Biyernes. Maganda po ang biyahe niya mga tol, bakbakan niya, bakto-bak yung pasahero diyan. Pero kapag Lunes, medyo tuwing rush hour lang malakas, pero pagdating ng alas 10 o tanghali na, wala na ganong pasahero mga tol. Kagaya ngayon, rush hour pa naman, mag-alas 8 pa. Pero ilan-ilan na lang yung mga pasahero ngayon mga tol. Hindi kagaya sa madaling araw. Napakaganda po ng biyahe madaling araw pag Lunes. Bala ko sana madaling araw sana ako babiyahe, pero tinanghali ako ng gising mga tol. Eto na mga tol, may panibagong pasahero na naman tayo. Andito na tayo sa Taguig mga tol. So pick up natin mga tol, 364 sa akin. Tapos ang babayaran niya 459, naka-promo yan mga tol. So ang hatid niyan mga tol ay pa-MOA. Pa-MOA mga tol eh no. Ayan ang Pasay. So punta na natin mga tol. Ito na nga mga tol, at nakarating na tayo sa ating drop off location. So bali dumaan kami ng Skyway mga tol. Meron siyang 45 na ad. Yan, sagot po ng pasahero yan mga tol. So bali 459 na yung binayaran niyo mga tol. So yan, game, drop off. So andito tayo sa MOA mga tol, wala pa tayong makuha na pasahero dito eh no. Ayan. Ang pasahero lang dito mga tol tuwing hapon lang sa katanghali, pero pagdating ng ng umaga, wala po gaano pasahero dito pag umaga. Ayan mga tol, andito tayo ngayon sa MOA. Bali ikot-ikot tayo dito mga tol. Lalabas tayo dito, pupunta tayo ng gagapang tayo ng Pamakati mga tol. Kasi dito kasi sa area na to, lahat ng tao papasok. So wala pa pong pauwi. Kasi maaga pa eh, alas 9 pa lang mga tol eh. Alis karte lang dyan mga tol, huwag ka mag-stay doon sa lugar. Matagal ang booking, lipat kaya ng ibang lugar mga tol. Ano nga mga tol, pinasukan tayo dito sa MOA mga tol, nakachamba tayo. So bali papunta siya ng papunta Makati mga tol oh. So ang pick up location niya mga tol ay 1 kilometer mga tol. 1 kilometer yung pick up niya. So ayan. Tapos ang babayaran niya mga tol ay 343. Tapos ang akin dyan mga tol ay 272. So ayan mga tol, puntahan ko na. So ito na mga tol, nakarating na tayo dito sa Makati. Drop off na natin. Grab pay, papasok sa ating wallet yan mga tol. Bali matumal ang biyahe ngayon mga tol oh. Naka 965 pa lang tayo mga tol. So alas 10 na, alas 7 na ako bumiyahe kasi mag alas 8. So ayun, abang-abang ulit tayo mga tol. Ang gagawin ko para pasukan ako mga tol at priority ako sa booking, mag-set di ako ng tansa mga tol. Papasukan ako ng airport niyan, Paranaque, Las Piñas, saka Bacoor. So ganoon lang mga tol. Mga tol, pinasukan tayo ng tuna mga tol. Bali sa akin 668, at ang babayaran niya kasama top up 841 mga tol. Papunta po itong mga tol, mga Bacoor, Cavite no. So ayun mga tol, punta na natin to. 12:50 na mga tol. Tapos ang pick up location niya mga tol ay 650 meters at 3 minutes lang mga tol. So ayan, punta na natin. Ito na mga tol, andito na tayo. At meron siyang toll na 35 pesos. Tapos
Ang binayaran niya ay 876 mga tol. So yan. May panibagong booking ako mga tol. Saan ba tong booking na to? Ang booking niya ay pa papuntang ano ah. Palayo mga tol, ika-cancel ko to. Dapat yung booking ko pa ganun. So magka-cancel ako mga tol. Pwede naman tayo mag-cancel mga tol. Job mistake mga tol yan. Tapos magsiset destination tayo ng pa SM Fairview ito mga tol. Yan. Para pasukan tayo mga tol ng Pasay, Maynila, Marikina, Quezon City. So yun mga tol. Antay-antay na tayo ng booking mga tol. Dito muna tayo magpapahinga. Hanap muna tayo ng makakainan dito sa Cavite. Dito ako ngayon. Ang initan na pala natin mga tol, 146 na. Ang initan natin ay 2,363 mga tol. Nag-umpisa tayo ng 9 bookings pa lang. Oh. Nag-umpisa tayo ng 7.41 o kaya alas 8 na mga tol. Parang ganun. Tapos may isa tayong cancel. So yun lang mga tol. Sana kumita pa. Mga tol, may pumasok na panibagong booking sa akin mga tol. Ang bilis. Ang dami palang booking dito. So 700 meters ang kanyang pickup location. Tapos 373 sa akin mga tol, naka grab saver siya. Tapos ang babayaran niya mga tol pagkasama top up mga tol, ang babayaran niya ay 477 mga tol. So ayan, punta na natin to mga tol. Papunta siya ng gumana yung set din natin mga tol, ano? Papunta siyang Paranaque mga tol. So ayan, punta na natin. Game. Mga tol, nag-set this, pinasukan tayo kanina palayo. Ang ginawa ko, kinancel ko mga tol. Pwede naman tayo mag-cancel eh. Wag lang palagi kasi kapag lagi tayo nag-cancel, bumababa po yung completion rate at masususpindi po tayo mga tol. So ngayon, punta natin to at papunta siyang Paranaque. At hindi natin naalisin yung ano, set destination niya. Bali, dalawang set destination yung magagamit ko. No? Okay. Pagdating ng Paranaque mga tol, magpapatay na ako ng set destination para may dalawa pa tayong matira. Kasi dito kay Grab, ang set destination niya ay apat lang. Dapat magtira ka ng isa. Kung halimbawa, magtira ka ng isa mga tol. Kasi kapag pauwi ka na, tapos wala kang set destination, di ka makaka-uwi. Bibigyan ka ng palayo. Yun. Kaya may naranasan ako isang beses na ubusan ako ng set destination. Ang ginawa ko mula Top Avenue mga tol, Top Avenue Makati, diretso ng Rizal mga tol, ginapang ko yun, wala akong pasahero. Tapos nag-try ako magbukas ng apps. Ang nangyari, binigyan naman akong palayo. Kaya no choice, pinatay ko yung apps at gumapang ako hanggang sa makauwi ang mga tol. Lupit mga tol. Kaya mula ano, nadala na ako. Kailangan magtira ako dapat ng isang set destination mga tol. Yung ibig sabihin kasi ng set destination, pag ginamit mo yun, kung saan mo gusto pumunta, bibigyan ka ni Grab. Bawa, nag-set di ka, pauwi. Bibigyan ka ng ano, ng booking, pauwi. Kaya ganun kaganda kay Grab mga tol. No? Ito na mga tol, nandito na tayo sa drop-off location. So nagtipa si ma'am. Tingnan natin kung ano. Nandito tayo sa Paranaque mga tol. No? Sana pasukan tayo mga tol. May nag... Okay. So, bali, naka 27 na tayo mga tol. 2,700. So ayan, sana makakuha pa. Mga tol, nandito tayo sa Paranaque. Nag-aantay ako ng booking mga tol. Bali, pupunta ako ng Terminal Airport mga tol. Tapos nag-set destination ako pa Rizal. Sana pasukan tayo mga tol. Kasi kapag dito kasi sa Paranaque, dito sa mga residential, napakasikip po ng daanan dito. Super super duper sikip mga tol. Kaya ang gagawin ko mga tol, pupunta ako ng Terminal Airport. Kasi mamaya baka may pasukan tayo dito sa mga ano eh,
iskinita na napakasikip. So ayan na mga tol, pupunta ako ngayon ng Terminal 2 Airport. Naka-set destination ako mga tol. Mga tol, may pumasok na booking sa atin. So papunta siya ng ito, may arrival mga tol oh. Sa arrival 15:14 mga tol, punta natin. 384 yung ano niya. Babayaran niya sa 384 yung sa akin. Mga tol, nandito ako sa ano, Terminal Airport mga tol oh. Medyo matrapik kasi hapon eh. Alas 3:30 na po. Kumain pa kasi ako eh, tapos pa kasi ako mga tol, tapos nagpahinga ng konti, tapos ayun na 3:31 oh. So ayan, papuntang Pasig mga tol oh. 384 po yung akin. So papunta pong Pasig yan. Dito po sa Terminal 2 Airport mga tol. Ayan, malapit pala sa Mandaluyong to. Malapit pala to sa ano mga tol? Sa SM Mega Mall. Uwi na kaya ako. Kota na ako mga tol, pang 3,000 ko na to eh. Kaya punta muna natin to. Ito na nga mga tol, 6:25 PM na. Andito ako ngayon sa BGC mga tol. Ayun ang mga building o BGC mga tol. Bali naka ano na ako mga tol. Naka 3,900 na ako, kumbaga kota na ako. Bali nag-upisa tayo ng mag alas 8 na. At ito magdo 12 oras na tayo mga tol. 6:25 na. Bali magsiset din ako mga tol, kota na ako. Magsiset din ako pa uwi. So wawata na yung mga tol no. Sana pasukan. Sana pasukan tayo mga tol. So ayan, sana pasukan mga tol. Ito na nga mga tol, magsi 6:30 na. So bali 3:09 na mga tol no. Nakakota tayo ngayon. Andito ako ngayon sa BGC. Maghabang ako ng pauwi. Siguro lalapit ako dito sa may SM Aura mga tol. Malapit na kasi ito sa SM Aura eh. Yung mga kasamahan ko mga tol, sumasagad sila eh. Kumikita sila ng 6, 7. Pero ako mga tol, ayaw ko sumagad. Okay na ako. 3-9, okay na ako dun mga tol eh. Kasi mahirap kasi mga tol yung sagad-sagara ng biyahe. Sa totoo lang. Kasi dito mga tol, sa pagiging driver, nakaka-stress. Ang akala lang nila, kasi nga naka-aircon, nakaupo lang, tapos drive-drive ka lang. Eh, hindi pagod, hindi ganun mga tol, nakaka-stress. Pansin ninyo mga tol, kapag bumabiyahe kayo, yung nakasakay lang kayo, di ba, ramdam nyo talaga yung pagod, di ba? Lalo-lalo na kapag uwi kayo ng probinsya, di ba? Mga 10 hours, 8 hours, ganun na biyahe, ramdam nyo talaga mga tol yung pagod. Paano pa kaya kami mga tol, na hindi kami pwedeng umidlip, tapos yung utak pa namin talagang naka-alerto mga tol, bawal ka dito patulog-tulog kasi nga kapag patulog-tulog ka dito magkukost po to ng matinding aksidente, pwede ka makapatay, pwede ka naman makadamage ng property mga tol, kagaya ng sasakyan o kaya mga iba-ibang property mga tol, ganun. Kaya hindi basta-basta mga tol na sabi nila sagad-sagad kasi hindi naman nakakapagod, naka-aircon naman, tapos hindi naman naiinitan, hindi naman pinagpapawisan. Hindi ganun mga tol, di kadali. Alam nyo, mas maganda pa ngayon nagtatrabaho ka ng 8 hours tapos construction o kaya nagbubuhat kayo mga tol, pinagpapawisan kayo. Mas okay yun mga tol kasi yun dun talaga, gising talaga yung diwa mo kasi physical activity yan eh. Hindi kagaya dito mga tol, talagang sa ayot gusto mo mga tol, talagang mapapaidlip ka talaga, lalong-lalo na kapag mabigat yung traffic ko. Nako po, magugulat ka na nga lang na nakaidlip ka pala, tas yung pipigilan mo yung antok mo. Grabe, ang sakit sa ano, ang sakit sa ulo. Grabe mga tol. So, ganun lang mga tol. Sana kumota tayo ngayon at balitan ko kayo kung makakakuha ko ngayon. Ito na nga mga tol, pinasukan na tayo ng ano, booking. 467 po yung akin mga tol. Tapos ang ano niya, ang hatid niya sa Kainta mga tol. So kumbaga, ando na, malapit na sa amin mga tol eh, no? Tayo. So ayan, punta na natin mga tol. 467 po akin dyan. So ito na nga mga tol, dumating na tayo dito sa drop off location. 552 po yung binayaran niya. Naka-grab pay, pasok sa ating ano, dito na tayo sa ano mga tol, pauwi na ako. So bali
kumita tayo ng 4,300 mga tol. 4,400 na rin mga tol. Hindi pa kasama mga tip dyan. So ganun lang mga tol. Uwi na ako. Patayin ko na tong apps. So ayan. Uwi na mga tol. Uwi na. Mga tol, inaabot ako ng ulan. Oh. Ito na mga tol. Pauwi na tayo. So bali, naka 4,400 tayo mga tol. 4,400 di pa kasama yung mga tip. Bali, ang gas ko na ito mga tol, nasa 1,000 po. Ganun po kasi mga tol, kapag nakakaano ako, nakaka-4,000 kasi ako mga tol. 1,000 po mga tol ang nagiging gas ko. Bali, babawasan natin yung gas, di meron tayong 3,400. Ibabawas naman din natin yung pang maintenance, saka panghulog ng sasakyan, 1,000 again. Meron tayong 2,400 mga tol. At ang ibabawas naman natin doon sa 2,400 ay 500 pesos mga tol, para naman sa budget sa bahay, 500. So bali, meron akong savings na 1,900 sa 12 hours. Grabe na, 12 hours may 1,900 ka. Malaki mga tol, malaki din yung mga tol ha. Malaki yun mga tol. Sabihin naman ng iba, maliit, pero malaki na yun para sa akin mga tol. Para sa akin, pero yung kinikita ng iba, mas malaki po ang kinikita ng iba kumpara sa akin mga tol. Kasi nga, yung biyahe ko kasi, petex lang kasi ito mga tol. Petex lang ako bumiyahe. So ganun lang mga tol, salamat nga pala sa pagsama sa aking biyahe ngayong araw ng Lunes. At hindi pala totoo na ang araw ng Lunes ay matumal. Hindi pala totoo yun mga tol. So ganun lang mga tol. Maraming salamat sa inyo. At thanks for watching. Ingat po kayo lahat dyan. Sana nagkaroon ng inspirasyon tong video na to.